guys. Good morning, good afternoon, good evening, no? May bago na naman tayong vlog, no? Ito yung mga future content natin sa susunod na mga araw na iko-content natin, no? Lincoln penny, 1 centavos, 1 dime is equivalent to 10 centavos, 5 centavos, and quarter dollar, no? At kukuha tayo ng presyo sa PCGS auction. Yung mga matataas ang presyo, no? Para ganahan naman yung viewers natin na may tsamba dito. Kumpara mo sa bagong binablog natin, no? Mga bagong pera, doon tayo sa luma at may error. Kaya guys, abangan nyo ako sa susunod kong mga video na ang iku-content natin, puro US coin, organized PCGS auction price, na napakatataas ang presyo, nabili na, no? Yun yung realidad na nabili na, hindi tayo muna mag-base sa eBay o sa carousel. Kaya guys, abangan nyo ako sa susunod ng mga video ko, naka-organize, uunahin muna natin yung Lincoln penny, 1 centavos, at matataas ang presyo sa PCGS auction, no? Yun guys, no? Naipaliwanag na natin yung mga future content natin, no? Mga US coin, no? Pero inuuna natin yung Lincoln penny, no? Yung Lincoln penny, 1 centavos, no? Pero nasa 1983 na tayo, no? Nag-switch na tayo, no? Kasi nag-iba na yung metal composition nito, no? Nag-iba na ang metal composition nito. Oh, 1983, no? 1 centavo Lincoln cent, no? Oh, 1 centavo, no? 1983, eto ngayon ang sumunod natin, no? Hanggang 2008, no? O ano ba to guys? 1 cent Lincoln Memorial cent pa rin to, no? Pero issuer, United States, period, Federal Republic, type, standard circulation coin, years, 1982 to 2008, no? Value, 1 centavos, no? 0.56 na tayo, no? Sa peso natin, no? 0.56 na. Currency, dollar, no? Composition, copper-plated zinc. Kaya nga, nag-iba na yung 1982. No? Pero 1982, meron tong copper, no? May copper siya, guys, no? May copper siya. Mataas yung copper niya. Pero ngayon dito, mas mataas ang zinc neto, no? 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 Yung 1983, mas mataas na, no? Copper plated na to, zinc ang mas mataas, nasa 90% plus, no? 90%, no? Yun yung 83 na to eh, no? 1983 na to, yung 82, half yun, no? Oh. Alam mo na saan naman tayo, no? Issuer, United States, period, Federal Republic, type, standard solution coin, years 1982 to 2008, value 1 centavos, no? 0.56. Currency, dollar, no? Composition, copper-plated zinc to, no? Mas mataas ang zinc niya. Weight 2.5 grams. Bumaba na ng, ano niya, no? Yung timbang niya. Diameter, 19.05 millimeter, no? Thickness 1.3 millimeter, no? Yung dami ng ginawa ng 83. Tingnan natin, guys, no? Yung mintage. 1983, no? Dami ng ginawa. Itong no mint mark, no? 7,752,355,000, no? 31%. 1983, double day ito, no? Yung reverse, no? Included with 1983, very rare ito, no? Wala, 0.8 lang, pero wala siyang sinabi kung ilan lang nakakalat, no? 0.08%, no? Wala siyang bilang, no? 1983D, 6,467,199,428, 25%. Yun yung etong ano, 1983D, no? 25%. 1983S, yung proof, 3,279,126, 2% lang, konti, no? Yun, doon natapos yung mintage ng 1983. No, doon natapos yung mintage sa 1983, no? Doon na siya nagpalit ng ano? Nagpalit ng composition, no? Kaya pati yung bigat niya, bumaba na rin, no? Naging 2.5 grams, no? Dito tuloy na siya, 3. Something grams siya, no? Yun yung history nitong coins. Sa lumin siya tayo tumingin, guys, no? No, wala siya nilalagay dito kung gaano kadami yung ano eh. Yung composition ng metal niya, no? Pero may record to, no? Pero ako, para sa akin, nasa 97 to yung zinc niya. Kaya mahinang klase to, no? Plated lang yung copper niya.
kung kayo mga kolekta, no, doon kayo tumutok sa ano, medyo mati. Pero ito may value, mataas din itong nabili, no. Mataas, mataas kaya ang sabi ko may aero talaga yan. Lagyan nyo na ng ano, na nasa coin na ano na siya, slab, no. Para yung value niya hindi nag-depreciate, no. Okay, so tatanggalin natin yung ano, no. Yung ilaw, no. Kasi nakakasilaw eh, no. Pero hindi na, sige. Okay, zoom na lang natin, no. 83 to guys, 83, ayan, no. Mahinang metal to, kaya ang dami ng sink niya, no. Marami ako nasira nito. Almost 100 pieces ang nasira sa akin nito. Wala na, no. Pero bago natin, para naman malaman natin yung ingat tayo ng ingat ng coin, wala pa lang, no. Sinabi sa atin, mataas ang value, ayun pala wala. Pero tataas siya kasi billion ang ginagawa eh, no. Billion ang ginagawa nito. Kaya bago malaman na may error lang, gagamit ka ng magnifying sa ikukumpir mo, no. Kukumpir mo sa ito, tuloy ito, 1983 to, diba? 1983, how much na nabili sa PCDS auction, may records siya, hindi natin inimbento yung presyo, no. Yun yung katotohanan, kaya ito ginagawa natin calendar, discipline tayo, no. Years by years tayo, talagang ano siya, yung calendar niya 83, 84, 85, yun yung objective natin, yun yung target natin. Tapos magbibigay tayo ng price sa PCDS auction, yung totoong presyo na nabili, hindi natin inimbento. Magkano to? May nabili ito, pinakamataas yung kinukuha natin, no. 1983, double die, no, reverse, no. Yun yung record niya, 1983. Wala tong ano, no, wala tong mint mark na nilagay eh, no. 1983 double die reverse, no. Oh, how much? 713, no. Lot 713 yung record niya, no. Yung record ng auction, record niya ng number, no. How much? $7,050, no. $7,050, US dollar, no. Times natin sa ano, Philippine, 55. $1, 55 pesos, no. Pero $1 niya ngayon, no. Tumataas ang tumataas eh. Humihina lang humihina yung peso natin, no. Humihina lang humihina. Kaya magkano to kung i-convert natin sa peso? Times 55 ako, no. Pero 56 na tayo eh, no. 387,000, no. 750. Ang laki nyo guys, no. Pero mahina itong metal na to, kasi napakataas ng zinc, 97%, no. More than 97% ng zinc niya, kaya plated na lang, sabi ko, dami ko nasira eh. Pero nabibili ng ganun kataas. Pero sabi mo, kahit na gano'ng kaganda yan, kung hindi mo naingatan yung coin mo, ang mangyayari dyan, wala, baka face value na lang, baka wala rin face value, baka wala nang humawak yan, kasi sobrang sira na. Susunod, papakita natin yung mga nasirang coin ko. Almost 100 pieces of coin na nasira sa akin, no? Pero sabi nga natin, ingatan natin. Pero to, napakahina talaga nito kasi, pag nabasa ito, namumuti ito, no? Namumuti ito. Compare mo sa 1959 to 1982, yun yung matitibay doon. Pero sa 82 may half yun na nag ano rin siya, nagkaroon siya ng mataas ang sink niya, parang kalahati, no. Pero hindi nila nilagay, yun ang huling vlog ko eh. Hindi ko na ano, kasi nga hindi nila pinaliwanag ng lumisa kung ilan yung kalahati ro na nagkaroon ng mataas na content ng sink, no. Pero ito 83, 100% to na sa mataas ang sink nito, no. More than 97, no, percent, parang naging ano na lang siya eh, tawag nito, naging plated na lang yung copper niya, no. Pero nabili siya ng $7,050, no. Times mo sa 55, 387.750 pesos, no. Napakalaki, no. Kung ikaw ay walang wala, tapos makahawa ka ng ganun, tapos yung negosyo mo, no, lalaki pa ng lalaki. Pero pag hindi ka marunong magnegosyo, baka bankrupt yun, negative, o baka may utang ka pa. Eh kung wala namang error, sabi nila, no? Magkano naman to? Walang error. Ordinary lang. Sabi ko, mga ganda na, mahinang klase kasi ito eh. $1 to $3 to $5. Ayoko na sasabihin na $10. No, yun, nasa yun na lang yun. Kung kaya mo ibenta ng $10, no? Kung napakaganda. Pero opinion ko lang, siguro $1 to $5, no? Depende sa condition yun, no? Pero kung kaya mo ibenta ng $10, $20, nasa yun pa rin yun. Ikaw, espera mo yan eh. Diba? Kaya mag-desisyon. Ngayon, kung saan naman nabibenta, pero sa Facebook lang ako nag-ano eh. No, marginalize. Eh, may tutorial naman tayo doon eh, no? O kung gusto mo, kumunta ka sa mga Quezon City. Yan, marami dyan. Maynila, may bumibili. Eh, alam minsan, babarating ka, no?
O kaya nga sabi ko, mag-aaral tayo para hindi maubos yung oras natin. Kung yung hawak nga natin may value, kung anong klaseng metal, yun yung mga content natin, no? Na Fish Jazz Auction, di tayo nanluloko, no? Pero sabi ko, labangan nyo ako, organize itong mga gagawin natin vlog, no? Yun yung objective natin na magandang impormasyon na ibibigay natin sa tao. Kaya guys, no? Mahaba na yung video natin. Ayaw naman natin humaba pa, no? Pero bago tayo mag-closing, tulad ng sabi ko, tulungan nyo ako mag-subscribe, no? Kasi konti pa lang yung subscriber natin. Pag kumita tayo, pag may sumabara, magbibigay tayo. Pag tama lang, sa pamilya, pag hindi pa, effort pa tayo para dagdagan natin yung mga subscriber. Pero kailangan ko ng tulong nyo, no? Kaya guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, comment, or share, guys, no? Thank you, thank you, thank you.